Magandang araw! Handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Kung handa na kayo, tara na! Narito ang mga dapat tandaan sa mabisang panonood at pakikinig. Ibigay ang buong atensyon sa panonood at pakikinig. Iayos ang upuan at pagkakaupo. Iwasan ang pakikipag-usap sa katabi kung may nagsasalita. Ihanda ang mga kagamitan sa pag-aaral. Sagutin ang mga sumusunod na gawain. Makinig sa iyong guro at huli, mag-enjoy. Simulan na natin. Ang ating pag-aaralan ay ang magagalang na pananalita sa iba't ibang sitwasyon sa pagbibigay ng reaksyon. Ano-ano ang magagalang na pananalita? Ang magagalang na pananalita ay ginagamit sa iba't ibang paraan. Ang paggamit nito ay nagpapakita ng respeto at paggalang sa kausap. Ito ang ilang magagalang na pananalita at kung kailan ito ginagamit. Po, ho, opo. Makikiraan po. Salamat po. Maaari po ba kapag humihingi ng pahintulot? Walang aluman. Pagsagot sa pasasalamat. Magandang umaga, hapon at gabi. Pasensya na po, paghingi ng paumanhin at paki kapag humihingi ng tulong. Ang mga salita bang ito ang inyong ginagamit sa pakikipagtalastasan? Mahusay! Tingnan ang larawan at unawain ang kanilang pinag-uusapan. Bakit hindi ka pumasok kahapon, Ana? Ipagpaumanhin mo po, Binibining Reyes. Ako po ay hindi nakapasok dahil nagkasakit po ako. Anong pananalita ang ipinakita? Paano kayo makipag-usap kung kayo ay babati sa nakatatanda? Tama. Paano kayo makipag-usap kung kayo ay hihingi ng paumanhin? Tama. Paano kayo makipag-usap kung kayo ay hihingi ng pahintulot? Tama. Tandaan, ang magagalang na pananalita ay ginagamit sa iba't ibang paraan sa tamang sitwasyon. Ang paggamit ng mga ito ay nagpapakita ng respeto at paggalang sa kausap. Mahalagang malaman natin at mapagsanay ang kasanayang ito. Ang pagbibigay-reaksyon na isang mabuting kasanayan dahil na ipapahayag natin ang sariling saloobin, opinyon o pananaw hinggil sa mga kaisipang inilahad.